Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Yan, nandito po ulit tayo sa everyday na Bible study po natin sa Rhema Pills. Yan, alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. At yung mga worker po natin ngayon ay nagkanya-kanyang uwian na po sa kanilang mga pamilya. Pero yun po, kahit na malapit na po or kahit bakasyon, dapat nandoon na tayo pa rin po ay patuloy na nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Na kahit na nasan ka man, dapat nandoon na hindi mo nakakalimutan kung ano ba yung mga bagay na itinuturo po sa atin ng Panginoon. Amen po. At ng mga nakarang live po natin, pinag-aralan po natin, yung about sa benefits po ng pagiging thanksgiving po. Amen po. Kumbaga, doon sa part po na yun, natutunan natin kung paano always maging mapagpasalamat. Amen po. Tinuruan tayo ng mga pastor natin kung paano natin i-accept lahat ng mga bagay na dumarating sa atin na may pagpapasalamat. Amen po. Ngayon, may bago po tayong topic o number 7 ang pag-aaralan po natin. Ang sabi niya po doon, ang benefits po o isa sa mga benepisyo ng Thanksgiving, ang sabi niya po doon, gratitude defends faith. Amen po. Ang sabi niya doon, gratitude deep and faith. Kung titignan po natin doon sa unang part, ang sabi niya, ang gratitude daw o ang pagiging magpapasalamat ay mas napapalalim yung pananampalataya po ng isang Kristiyano. Amen po. Ngayon, ano ba yung faith? Ang sabi niya sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari yung mga bagay na kahit hindi mo pa nakikita. Sa atin po mga Kristiyano, isa sa mga itinuro sa atin ng mga pastor natin, ng mga tao o mga leader natin, ay yung magtiwala ka doon sa mga bagay na kahit hindi mo pa nakikita. Maging mapagpasalamat ka na dumating na yung mga bagay na kahit hindi pa dumadating sa iyo. Amen po, tinuruan tayo ng mga pastor natin kung paano humingi ng tama. Amen po, tinuruan tayo ng mga kasama po natin kung paano maging mapagpasalamat po sa Panginoon. Ngayon po, buksan po natin ang Bible natin, Psalms chapter Psalms 136 verse 1. Ngayon po, ang sabi niya po doon, basahin ko na lang din po. Ang sabi niya po doon, Psalms 136 verse 1, sabi niya, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ituloy po natin sa verse 2. Ang sabi niya po doon, magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Bakit tinuturo sa atin ng ating mga pastor na kailangan natin maging mapagpasalamat sa lahat ng oras? Amen po. Isa sa mga itinuro ng mga pastor natin ay yung kahit hindi pa dumadating sa iyo ay yung dapat sa pananaw mo, natanggap mo na. Amen po. Kasi sabi nga doon, hindi tayo lumalakad dahil sa nakikita natin, kundi lumalakad tayo dahil sa kung ano yung pinapaniwalaan natin at ano ba yung tinanggap natin. Amen po. Ngayon, sa atin marami tayong mga bagay na hinihiling. O may mga bagay tayong hinihingi sa Panginoon. Ngayon, may mga bagay na pag-pray tayo na, Lord, ano ba yung kalooban mo sa akin after ng taon na to? This 2023, ano ba yung mga bagay na kailangan ko pagandaan? May mga bagay tayong hinihiling. At hindi po nawawala dyan yung material, hindi nawawala dyan yung pinansyal, hindi nawawala dyan yung pangangailangan natin, maging magustuhan natin. At alam niyo po, isa sa mga itinuro sa atin ng Lord ay yung kahit hindi pa dumadating sa'yo yung bagay na hinihiling mo o yung bagay na hinihingi mo, kailangan nandun sa isip mo, nandun sa puso mo na natanggap mo na yung bagay na yun. Na kahit hindi pa dumadating yung bagay na to, alam mo ang sarili mo, o alam mo, o yung pananaw mo nandoon at tinanggap mo na yung bagay na hinihingi mo. Amen po. Kumbaga nandoon na, Lord, salamat sa bagay na to, Lord, salamat. Hindi ka na pwede magpaulit-ulit na, Lord, ito yung bagay na kailangan ko, ito yung bagay na kailangan ko. Kasi isang hiling mo lang, o isang bagay lang na humingi ka sa Panginoon, alam niyo po, ang Diyos ay pinapadala niya na yung kailangan natin. Anong kailangan mo nang gawin? Ang kailangan na lang natin gawin ay yung magpasalamat ka sa Panginoon. Amen po. Kailangan na lang natin gawin ay yung magpasalamat tayo sa Panginoon doon sa bagay na natanggap na natin. Ngayon, nasabi niya po doon, sabi niya, bakit isa sa mga benepisyo ng Thanksgiving ay yung mas mapalalim yung pananampalataya po natin.
but yung sa mga benepisyo na ito, eh, yung mas maging deep yung faith po natin sa Panginoon. Kasi bakit po? Sa pananampalataya natin, mahihirapan po tayo. Bakit po? Kasi lahat o yung mga bagay na atake ng mundong to ay kailanman na hindi mawawala. Pero isa lang po ang ina-assure ng Panginoon sa atin na lahat o anuman yung ibigin mo, anuman hingin mo sa mundong to, magpasalamat mo na sa Kanya. Kasi ang Diyos sa tumawag sa iyo ang siyang magpo-provide ng pangangailangan mong ito. Amen po. Alam ko po na sa ating lahat, noong time na naborn again tayo, noong time na naging Kristiyano tayo, lahat tayo hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng faith. Amen po. Unti-unti tayong tinuruan, unti-unti tayong nahubog, at unti-unti tinuro sa atin kung ano yung kahalagahan ng pananampalataya. Ngayon na alam na natin yung kahalagahan ng pananampalataya, isang bagay lang po dito na ina-assure ng Panginoon dahil na alam mo na yung tunay na kahulugan ng pananampalataya, kahit anuman dumating sa iyo, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen po. Kahit anong dumating sa iyo, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Bakit po? Kasi nandun yung pagiging faithful mo sa kung ano yung pangako ng Panginoon. Maraming pinangako sa atin ng Panginoon. Amen po. Sa po dyan, sabi niya, God will supply all your needs according to His riches. Ang Diyos ang magsusupply lahat ng pangangailangan mo. Anong kailangan mo na lang gawin? Ang kailangan na lang natin gawin, maniwala. Kailangan na natin gawin manampalataya. At sabihin natin, ang tagal naman dumating, ang tagal naman gumanyan. Pero dahil naniniwala ka, ang Diyos ang magbibigay agad nito sa ating lahat. Amen po. Yan, ang sabi niya po doon, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen po. Kahit dumarating yung time na nagkakaroon tayo ng doubt. Amen po. Dahil sabi natin, ang tagal naman, ano na ba? Ano na ba nangyari? Amen po. Sa tuwing ano nga pa eh, sa time na, alam nyo po saan lang tayo kinakabahan? Kinakabahan lang tayo kapag dumating yung order natin na wala tayo sa bahay. Amen po. Kasi magbabayad na yung magulang natin. Pero alam nyo po, hindi ka kakabahan na kahit wala ka doon sa part na yon, ang Diyos ang mag-iingat o nung mga bagay na hinihingi mo sa Kanya. Isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoon, sabi niya doon, iingatan niya lahat ng pinagkatiwala mo sa Kanya. Kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, marami tayong ipinagkakatiwala sa Diyos. Marami tayong ibinibigay sa Diyos. Amen po. Number one dyan, yung pamilya mo, yung pamilya ko, yung pamilya natin. Pangalawa dyan, yung buhay natin. Lahat yan ng mga bagay na ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon. Amen po. Sa mga time na yan, dahil buo yung tiwala mo sa Panginoon na ang Diyos yung mag-iingat dun sa pinagkatiwala mo, alam niyo po, walang imposible sa Panginoon. Kahit naglilingkod ka sa Kanya, kahit hirap na hirap ka na, ang sabi ng Panginoon, walang sayang dyan. Dahil naglilingkod ka sa Kanya, ang Diyos ang magpapala dun sa pamilya mo. Dahil naglilingkod ka sa Kanya, dahil nandoon na hindi ka nakabase doon sa kung ano yung nakikita mo, kundi nakabase ka doon sa kung ano yung pangako ng Panginoon. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mapagpala yung mga taong pinagkatiwala mo sa Kanya. Ulitin ko po, sabi niya, maging mapagpasalamat tayo. Amen po. Bakit po? Kasi lahat ng mga bagay sa mundong to, walang ibang lumikha kundi ang Panginoon. Isa mga shinare ni Pastor Boy po sa mga Christmas party po natin o Thanksgiving po natin, nakaraan po sa Antipolo, sabi niya po doon, sabi niya, may mga bagay na makamundo at may mga bagay na spiritual. Amen po. May mga bagay na makamundo at may mga bagay na spiritual. Kung yung spiritual na bagay nakikita mo na, hindi mo na kailangan mag-worry. Amen po. Kung doon sa time ng spiritual, nakita mo na agad yung pwede mangyari doon sa mundong ito, hindi mo na kailangan mag-worry. Kung doon yung punong-puno ng paniniwala o punong-puno ka ng pananampalataya, sabi niya doon, sabi mo ni Pastor Boy doon, kumbaga, sabi niya doon, mas nauuna mangyari yung baka spiritual na bagay kaya sa mga mundong bagay. Kung sa heart mo, nagpipray ka, nandun, alam mo na ibinigay na ng Diyos yun, hindi mo na kailangan mag-worry ngayon pa lang. Anong kailangan mo na lang gawin? Ang kailangan mo na lang gawin, eh magpasalamat ka sa Kanya. At tuturuan tayo ng Diyos kung paano mas lalalim yung pag-ibig po natin sa Kanya. Amen po. Isa po sa mga sinasabi ng Biblia, sabi niyo, lahat na nasa mundong to pwede maglaho. Amen po. Ang pag-asa, sa lahat yan pwede yung maglaho, pero kailanman ang love ng Panginoon o yung pag-ibig ng Diyos sa mundo ito kailanman hindi mawawala. Amen po. Kahit
magkaroon ka ng doubt, kailangan ko kaya at magkaroon ka ng pag-alinlangan, ang tiwala ng Diyos sa iyo, kailan man na hindi mawawala. Amen po. Kaya nga sabi ng kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Ngayon, anong trabaho natin? Ang trabaho natin ay hindi siya biguin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan o hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ay yung nagtiwala sa iyo. Ngayon, ano yung trabaho mo? Yung trabaho po natin ay ipalitan o isuklian yung tiwala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, sa pananampalataya natin, marami kang mga bagay na mararanasan. Pero hanggang kailan mo kakapitan yung pananampalataya mo. Amen po. Hanggang kailan mga kapitan yung pananampalataya po natin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, last na lang po, ang sabi niya doon, magpasalamat kayo sa Diyos, na mga Diyos, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi maglalaho sa mundong to. Ngayon sa atin po, bilang mga mananampalataya o bilang mga lingkod po ng Panginoon, higit kang magtiwala sa kung sino yung tumawag sa iyo doon sa gawain na yan. At doon, lalalim yung pananampalataya natin. Amen po. Sabi niya, magtiwala ka hindi dahil sa kung ano yung nalalaman mo. Magtiwala ka dahil sa kung ano yung nalalaman ng Diyos para sa iyo. At ano yung plano ng Panginoon sa iyo. Amen po. At unti-unti, masalalim yung pag-ibig natin at masalalim po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa time po ninyo na ibinigay po. Merry Christmas po and God bless po sa ating lahat. Ayan, sige po, inanyahan ko po kayo na tayo po yung manalangin. Tayo po yung muko. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Lord, salamat dahil patuloy na ikaw yung nagtuturo sa amin kung ano yung mga bagay na kailangan namin gawin, mga bagay na kailangan namin unawain, Panginoon. Lord, salamat dahil tinuturuan mo kami kung paano sumunod sa kung ano yung kalooban mo para sa amin. Lord, salamat dahil patuloy na tinuturuan mo pa kami kung paano maniwala at manampalataya sa kung ano yung mga bagay na ipinangako mo sa amin. Salamat, Panginoon, ang bawat salita na itinuturo mo sa amin ay patuloy na maging punla at maging bunga ito, Panginoon, sa aming spiritual na katayuan sa mundong to. Salamat, O Diyos. Patuloy namin ikaw sa iyo. Binabalik lahat ng papulit para sa lahat pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.